Taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pagkabilang ko, sampu, nakatagon na kayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Dakip, nakapaa ka na naman. Chinelas mo. Uy! Lagot! Bakit po? Magagalit sa'yo yung nuno sa punso. Sinira mo yung bahay nila, oh. Nasaan siya? Andiyan, nakatira sa loob ng punso. Bakit naman siya dyan titira? Baho? Amoy ihi? Sige ka, hindi ka naniniwala. Eh, sa duwende. Sa aswang. Alam mo ba, maraming aswang sa lugar na to. At ang paborito nilang kainin, mga bata, tulad mo. Lulagot! Si Dakip! Ay, Brando! Aga-aga yung anak ko na naman yung pinagtitripan mo. Hindi rin naman naniniwala sa akin si Dakip eh. Day! Agay! Oo, aga pa po, Mang Roger. Tsaka baka mamaya makita kayo ni Warden. Okay lang po ako. Salamat na lang po. Dakip, kung di ka naniniwala sa nuno, aswang o sa duwende, niniwala ka sa mga diwata? Brando! Tanong mo sa nanay mo, yung tungkol sa diwata ng kanloon na si Liway. Nak, huwag ka makikinig dyan. Doon ka na. Nay, sino si Liway? Maya ka na magtanong. Maglaro ka na muna doon. Ikaw ha? Perla Bunda. Gina Alipio. Nasaan si Gina? O Marilyn, bakit? Warden, inimbitahan po ng PC kahapon para daw sa interview. Baka matulad na naman sa mga nauna yun. Swerte kung makabalik. Unti-unti na nila tayong inuubos. Di nga ba napapansin yun? Roger Bulataw. Inday. Ricardo Jr. O, sino pang hindi ko natawag? Ako! Sige na nga. Dakip. Present. O, sino mag-volunteer para sa Angelus? Sa ngalan ng ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay nagbihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Nay, di ba sabi mo ko kung tuwan mo kong Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Sige na, Nay. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Yung baguhan. Yung kriminal sa kanan, yung rebelde sa kaliwa. Ano pa kala mo? Nasa ito. Kulit mo rin, no? Sige na, sige na. Ang galing! Unang panahon, sa isang liblib na kapatagan, tahimik na nabubuhay ang mga magsasaka. Kilala si Liway sa kanilang lugar. Maganda, maputi, mahaba ang buhok, at bukal ang kalooban sa kapwa. Madalas sa hapon, habang nagpapahinga ang mga magsasaka sa ilalim ng isang malaking puno, tinuturuan sila ni Liway ng mga salita ng bathala. Mga kautosang para sa kabutihan at pakikipagkapwa. Isang araw nagulat ang lahat nung biglang dumilim ang paligid. Sinugod sila ng mga halimaw na galing sa norte. Naggagulo. Nag-iiyakan ng mga bata. Nagsisigawan ng mga babae. Pinagpapapatay ang mga magsasaka. Sino sa inyo si Liway? Hindi sumagot ng mga taong bayan. At habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, lihim na pinuntahan ni Liway ang kanyang nanay. Umakyat siya sa gubat. At doon niya nakilala ang mga hayop at iba't ibang nilalang. Isang araw, nilusob ng mga halimaw ang bundok. Nagkaroon sila ng engkwentro. Sa kauna-unahang pagkakataon, nadiskubre ni Liway ang kanyang kapangyarihan. Nakakalikha siya ng malakas na puwersa mula sa pinagsama-samang karanasan ng bawat inaping nilalang na nagtataboy sa mga halimaw. Magaling siyang umiwas sa mga armas ng kalaban. Magaling din siyang magtago. Nagbago ng anyo si Liway mula sa pagiging normal na tao. Siya ay naging isang diwata. Ang diwata ng bundok kanlaon.
bahala sa kanya. Sige na, matulog ka na. Matulog ka na. Bukas na lang natin ito ituloy. Sige na, sige na. Sige na. Itago mo na yung flashlight. Bilis. Oh, magandang umaga, Kang Delgado! Gising-gising na! Stretch-stretch na at kakain na kayo! Pakibalik po yung bola! Pakibato na lang po! Pakibalik na lang po yung bola! Bakit? Ano yun? Salamat po! Ayun, nawala tuloy tayo sa pila. Marami bang tao sa labas? Gusto ko makita. Bakit ba ang dami mong tanong? Kasi po, hindi naman po kayo sumasagot. O anong gusto mong gawin ko? Salamat. Wala akong tuyo. Naku, pasensya ka na, Dakip. Ubus na kasi yung tuyo para sa selda niyo, eh. Oh, bakit, Dakip? Oh, ayan. Thank you. Teka sandali, ah. Kung lahat ng preso na nagpapaawa sa'yo, bibigyan mo, hindi sasapat ang pagkain para sa lahat. Binawasan na nga ng budget yung pagkain dito, kahit parami ng parami yung preso. Nalito ka para tuparin ng patakaran, hindi para labagin ito. Naintindihan mo? Sorry po, Warden. Tatanggapin ko yung sorry mo, pare-pareho tayo mawawalan ng trabaho. Mag-usap tayo sa opisina mamaya. Opo. Ito ka nga. Kaya ako pasok din. Sandali na. Pasok mo ulit. Kuya, bago ka dito, no? Ngayon lang kita nakita, eh. May problema ba tayo? Ano bang problema? Bigla ko lang naramdaman yung init ng panahon. Tapos pinapainit mo pa. Kuya, wala namang bastusan, lalo na sa harapan ng anak ko. Bakit? Hindi naman kita binabastos, ha? Sabihin na lang natin na hinahangaan kita. Hinahangaan ko yung balat sibuyas mong hita. Ang puti! Abay, bakit? Namungulutan lang naman ako ng hita, ah. Masama ba yun? Sawang-sawa na ako sa pulutan natin. Puro pata. Anong pata? Walang pata dito. Pata. Pata gaalang tumira. Tumira ka na. Hanggang tinapa ka naman. Ano? Natawa pa kayo? Ha? Ano? Tumawa ka ngayon? Nagpapatawa lang naman, eh. Hindi naman totoo yun. Iisi ka lang. Kung ka
magbago ka, ah! Bastusin mo pa ako! Tatantarin ko ng dos por dos yung ari mo! Husus, hindi mo na talaga mapakinabangan! Pasensya ka na, nakainom lang! Ikaw naman, hindi ka naman mabiro! Manyak ka! Ano, kayo? Ha? Tatawa pa kayo? Minamanyak na yung babae, tumutawa pa rin kayo? Paano kung nanay nyo o yung asawa ni manyakin? Mais kayo, ha? Lalong-lalo ka na! Sorry na! Kitang-kita ko dito, bilang ko yung sumukaan. Pendante! Nanginig sa takot! Ano nga pag-joke? Wala nga pag-joke kasi. Ng pata. Mabuti lang, hindi na ako itinabutan. Dakip! Paano makuuban bukas, ha? Hindi na! Isang uban ng Kevin. Ayan, may isa na akong uban. Ganda na po ako, Mang Roger. Ipon? Ito. Ano po ito? Anting-anting yan. Pareho nung suot ni Apulakay. Apulakay? Apulakay. Yun yung presidente. Ay, nakita ko no po yan. Yung palaging nasa TV. Yung may nakasamang nakabarong. Yun. Malakas yung anting-anting ni Apulakay. Kaya niyang maging invisible. Tsaka hindi siya tinatabla ng bala. Oo, totoo. Ginamit niya yun nung pinabagsak niya yung tora-tora ng mga hapon. Bayo, sinalubong niya yung mga tora-tora na papuntang Australia, ha? Pinaulanan siya ng bala ng mga hapon. Pero hindi siya tinablan, ha? Hindi nga siya tinamaan. Tuloy-tuloy lang siya sa pagsugod. Pinagbababarin niya yung mga to. Hanggang sumabog yung mga tora-tora. Bilib na bilib sa kanya yung mga Australiano. Tapos pagbaba niya ng kabayo, sabay-sabay na nagluhuran sa harap niya yung mga sundalong Australiano. Nilapitan siya ng leader ng mga to, sabay-sabi sa kanya. Howdy, mate! Dakip! Silipin mo, kapatid mo. Isa. Dalawa. Dalawa't kalahat, eh. Mang Roger, kung naniniwala kayo sa ganong kwento, problema mo na yun. At ayoko makarinig ang anak ko na kasinungalingan. Isa yun yung nabasa ko sa libro. Amerikano pa nga nagsulat. No, sa'yo, Marilyn. Salamat po. Warden, yung sa bayad pala ng pagpapadala. Huwag na. Bigyan mo lang ang kamatis. Pag-ani mo bukas. Sige po, salamat. Dahil merong bumalik na card. Bakit bumalik? Wala na raw siya sa bilangguan. Patay na. Niligawan daw ng kapre doon sa malaking puno doon sa likod ng kulungan. Nabuntis, hindi na kayanan ng nangyari, nagpakamatay. Yun ang sabi nila. Pero ano talaga totoo? Yun ang nakalagay sa report. Kaya para sa akin, yun ang totoo.
Feng. Feng. Fiel. Fiel ang basa dyan. Ikaw nga, sabihin mo. Fiel. Nay, sino po si Phil? Gusto mo, kwentuhan na lang kita. Sige po, yung tungkol po sa diwata, si Liway. Dahil pwede tayo mag-usap sa labas. Pantayin mo yung kapatid mo. Tapik-tapikin mo para hindi magising. Nagkukwento ng mga mito sa anak natin, mga imposible, mga bagay na hindi totoo. Bakit? Hindi ka ba kinukwentohan ng nanay mo tungkol kay Santa Claus? Sa mga aswang, sa mga kapre? Naman ang kabataan mo. Kwento ka ng kwento tungkol sa mga ilog, gubat, dagat, buhang liwayway. Dahil pinapaasa mo lang anak natin makikita niyo mga lugar na yan. Bakit hindi mo ikwento sa kanya na hindi tayo makakaalis dito? Na dito tayo mamamatay sa seldang to? Rick naman. Gusto mo bang bagaya siya kay Joselito? Tulala. Hindi kumakain. O kaya kay Marie? Hanggang ngayon hindi pa rin makalimutan kung paano pinatay yung nanay na sa harapan niya. Rick, tayo yung mga magulang niya. May responsibilidad tayo para siguraduhin hindi siya maaapektuhan ng buhay natin dito sa loob. Kung ayaw mo talaga siya maapektuhan, maging normal makita niyo yung mga bagay na sinasabi mo. E di pumigay mo siya sa labas. Ayoko na magkamali ulit. Kung ipamimigay mo sila, patayin mo na lang kaya ako. Rick, ang dami na natin pinagdaan ng laban. At lagi natin sinasabi na kaya tayo lumalaban para sa mas malaki, para sa mas importanteng bagay. Bakit hindi na ipaglaban yung kaligayahin ng mga anak natin? Lights off na. Pasok na kayong dalawa. Dapat kasi yung iniisip mo yung makakabuti sa anak natin. Hindi ko ano yung gusto mo. Lights off na! Makakabuti sa kanila, yung kasama nila, yung pamilya nila. Salubong ako sa'yo. Thank you po. Ano to? Ubas yan. Eric, kiss ka kay Day. Eric. Eric. Sige na. Masama? Tara, taro tayo. Okay ka lang ba?
Parang daling-dali lang siya sa akin. Ayaw niya akong tignan. Ayaw niya akong kausapin. Grabe. Hindi naman. O naman talaga yung kinikilala ng nanay, di ba? Tama lang naman. O naman yung nagpalaki sa kanya eh. Salamat. Di bale, kapag nakalabas na kayo dito, magiging maayos din ang lahat. Naiintindihan na kayo. Sana nga. Esther! Ay! Gandang hapon. Gandang araw sa inyo. May dala ako para sa inyo. Sige. Ano po yan, Esther? Mga prutas to. Patulong nga. Dali lang. O, ito. Meron ditong mansanas, ha? Ay, sarap. O, baka kailangan mo yan. Tapos meron din dyang piyaya, ha? Maghati-hati kayo. Ang sadya ko po talaga ay maimbitahan si Dakip. Kung pwede po sana siyang magsalita sa Assumption Prayer Rally ngayong linggo. Kailangan po kasi namin ng mga magsasalita para po sa mga pamilya ng nabiktima ng martial law. Napaalam ko na po siya kay Warden kung papayag po kayo. Sister, hindi pa kasi lumalabas yung anak ko. Baka hindi na maintindihan yung mundo sa labas ng kampo. Day, kain ng anak natin yan. Makakatulong din sa kanya yan, maintindihan yung mundo. Para paglayo na tayo, handa siya. Pwede bang pag-usapan muna natin maigi to? Ano bang kinakatakot mo? Kung hindi po kayo komportable, may intindihan ko po, okay lang naman. May ibang bata pa naman na pwede magsalita. Kaya lang po kasi, nirekomenda po ni Teacher Lilet. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Day! Yung anak mo! Kumanood! Ano ba kayo? Bakit kayo nanonood dyan? Kasalanan ba namin na may bata dito? Anong nakita mo? Bakit po? Anong nakita mo? Kumakain yung babae. Ng alin? Dinidilaan niya yung ice cream. Kung pupunta doon ulit, ha? Sakit. Ex. Huh? Bakit? Dumigil ka nga dyan. Anong ginagawa ng dalawa sa puno? Malay ko. Nanonood ako nito, eh. Paano kung maataka sila? Kahit makalabas sila sa compound, hindi sila makatakas dito sa kampo. Tapos na? Na? Bakit? Isin na. Saan tayo pupunta? Ay, ganda. Isin na. Tumatakbo ang mga bata.
Saan? Hindi ko po alam eh. Ano po na nakikita mo? Blue. Nakita mo yung dagat. Maganda. Sobrang ganda. Tara na. Tama na yan. Balikan na. Balikan na dito. Dahan-dahan na. Ayan na. Kita mo na. Walang araw makakaalis ka rin dito. Makakatakbo ka dun. Makakapaglaro ka kahit saan mo gusto. Kailan? Paano kung halimbawa? Halimbawa lang ah. Makakalabas ka na dito. Hindi ka na sa kampo titira. Pero kailangan mong mahiwalay sa amin ni tatay. Papayag ka ba? Kabisado mo na. Marcos, diktador, pasista. Lakasan mo. Marcos, diktador, pasista. Kunti na lang, kunti na lang. Gandang araw po. Gandang araw. Ano, Dakip? Handa ka na? Ika na. Kuya, saglit lang! O, bakit? Bakit? Ano yun? San? Baka yan. Ang tawag dyan sa animal na yan, baka. Ano yun? Ang daming dahon. Yung mga dahon na yan, talahib ang tawag dyan. So, baka, talahib. Diyan. Hindi po siya gumagalaw eh. Nakakatakot. Manikin kasi yan. Hindi talaga yan gagalaw. Halika na. Thank you.
Negros 9. Natumpali at ani na ni worker sa itatlong kaon ng bakit mga kuyong sa maling paratang. Libo-libong buhay ang sisil. Alam mo, huwag mo nang sundin yung nasa kodigo mo. Kung ano yung nasa isip mo, yun ang sabihin mo. Manak, para matahimik ang ingay. Nagbubulabog sa isang pamilyang pinababoy ang ating karapatang pantao. Libong buhay para sa libong sapatos, alahas, mama, at dugo. Yung mga sinasabi na kahit kailan ay di mababayaran ng kahit anong hustisya. Na higit 3 taon na ang nakalipas at ang hustisya ay di pa rin nakakamit. Maraming salamat po. Dakip! Maraming salamat! Ngayon naman po mga kaibigan, tayo ay makakarinig ng isang masabi natin speech mula sa isang napaka-espesyal na bata. Hindi niyo pa siguro siya nakikilala. Ang kanyang mga magulang, dating mga leader din na nakikipaglaban para sa ating mga kalayaan. Ano daw po? Sa nanay at sa tatay po yung sinasabi niya? Hindi mo ba alam yun? Ipinanganak siya sa Camp Delgado at ang pangalan niya, Dakip. Oo, Dakip. Sapagkat ang kanyang nanay ay buntis noon na ito'y hinuli. Huh? Mga kaibigan, palakpakan po natin si Dakip! Dakip! Mabuhay si Dakip! Oh, no. Hello? Maulan, no? Okay lang po kasi ako nakalabas sa bahay namin. Kaya... Meron po ako kanina nakita, manikin. Hindi siya nagsasalita. At hindi siya kumikilos. Kala ko totoong tao. Kala ko ang mga tao dito sa labas hindi nagsasalita at hindi kumikilos. Hindi naman pala. Ang ingay dito? Gusto ko po ipakita kay nana at tatay. Kaso, bawal silang lumabas eh. Ganina po, nakasakay po ako ng kotse. Ang saya pala. Ang ganda-ganda pala dito sa labas. Pero, mamaya uwi na naman ako eh. Buti pa kayo. Maraming salamat, Dakip. Maraming salamat! Palakpakan po natin si Dakip! Mabuhay si Dakip! Mabuhay! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Maraming salamat din sa pag-iingat mo sa amin. Uy! Ano ka nakadilat? Hindi ka ba nagdadasal? Dadasal. Sige nga, magpasalamat ka. Ayoko. Wala kang ipagpapasalamat? Wala. Labas niya si Commander Liway! Asan siya? Commander! Commander Liway!
kasi. Sa oras ng gabi. Mother Liway! Ayan. Ilabas niyo lang! Labas niyo si Commander Liway! Asan siya? Commander! Commander Liway! Ilabas niyo lang! Bakit? Ilabas niyo si Commander Liway! Sir, ilabas niyo si... Kuya. Ano? Tapos na ang oras ng dalaw. Baka mas mabuti kung bukas na lang kayo bumalik para mas maliwanag, tsaka para mawala na rin yung amats niyo. Ilabas niyo yung malignong yan. Tulog na yung mga tao, nakakaistorbo kayo. Ano bang kailangan niyo sa kanya? 30 na sana, kuya ko. Ngayong araw na to. Kundi siya pinatay. Sigurado ba kayong si Liway ang pumatay sa Oo. Kanya? Oo. Siya ang pumatay. Ako si Liway. Kosa hindi ako ang kaaway mo. Pare-parehas lang tayong biktima dito. Sinungaling ka! Hoy, ba'y mo sinisigawal ang nanay ko? Sumuupakan kita dyan. Mamamatay tao yung nanay mo. Ulul! Shhh! Takip! Ayok ka, Commander Liway. Ano? Ayok ka, Commander Liway. Tara na, tara na. Ano nangyari? Nagsumugod ang sundalo dito. Sabi niya, may pinatay daw kayo. Totoo ba? Hindi. Sabi mo, niwata si Liway. Pero kung pala yun. Sabi mo dati, nandito lang talaga tayo sa kampo. Kaya ganun lang talaga. Masyado ka pa kasing bata nun para maintindihan mo lahat. Hindi na po ako bata! Ano ba talagang totoo? Anak, minsan sa buhay kasi kailangan mo magsalita para sa mga walang boses. Pinaglalaban lang namin karapat... Ako na muna. Ang totoo, hindi talaga tayo dito nakatira. Nakatira ako malapit sa tabing dagat, kasama ng mga magulang at kapatid ko. Kung ako lang papipiliin, pupunta talaga ako doon ngayon na. Yayakapin ko yung mga kapatid ko. Mabubuo ulit ang pamilya ko. Day! Day! Magandang hapon po, Aling Anita, Mang Jose. Anong meron, Fiel? Pupunta po sana kaming sakada. Uy, Day! Mauli na tayo. Anong oras na ba? Alas dos na. Hindi ba naman kailangan pumunta doon? Jose. Yung sa akin lang, pinagbawal na nga. Diba? Ang pagpupulong doon. Wala naman po kaming ginagawang masama. Nagtuturo lang kami ng salita ng Diyos sa mga magsasaka. Bawal po ba yun? Ingat na lang kayo, anak, ha? Wala po kami. Kawang kayo ng Diyos. Tay. Sige na, sige na. Alam mo, yung klase natin nagbabasketball, si Luisito, inyaya na ako magbaile. Disco daw kami, sayaw lang. Sabi ko naman, ay nako, hindi ako yung klaseng babae. Isang kalabit mo lang, oo na agad. Hindi ka sasama? Sasama ako, syempre. Dalawang beses niya na akong inaya eh. Pero alam ko na yung diskarte niyan. Kapag sweet na yung kanta, yung tipong Carpenters, ay nako,
Chancing-chancing na yan. Kaya ikaw, mag-ingat ka dyan sa carpenters na yan. Ang lamig ng boses, ang sweet, pero wag ka, ang daming nabubuntis dahil dyan. Kaya nga... Ate! Mario, Josie, anong ginagawa niyo dito? Ate, tara na! Ate, magtatago tayo. Nasaan sila nanay at tatay? Pinasok ng mga militar ang bahay natin. Inalungkat nila lahat ng gamit. Ate, hinahanap ka nila. Kalat-kalat, ano nangyari dito? Magandang gabi po, Don Henry Rosso. Magandang gabi. Punta ako rito para humingi ng tulong niya. Ano ginagawa ng tatay ni Fiel dito? Asyenda ko eh. Tulungan tayo. Meron ako ito, panggasos niya lang. Maraming salamat to. Salamat din. Mauna ako kami. O, sige, ingat kayo. Ako hinahanap ng mga militar. Diba sinabihan ko na kayo, dati pa ni Fiel, delikado yung liberation theology. Ang dami-daming berso at teksto sa Biblia. Bakit pa yan ang pinili niyong ituro ni Fiel? Iha, makinig ka. Sa paanan ng bundok kinubaan. May checkpoint. Checkpoint Delta. Delta, tandaan mo. Pumunta ka ron. Hanapin mo si Berto 6:00 ng umaga. At mamundo ka na at huwag ka na bumalik ulit dito. Bakit? Ayoko. Iha, yan lang ang magagawa ko ngayon para mailigtas ang buhay mo. Day! 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 Tanga-tanga mo kasi. Tingnan mo ang nangyari. Pinag-inat ka, ano? Ay, sorry. Huwag ka nang humingi ng paumanhin. Hindi kailanman dapat na... Ay kahiya na isang tao na pinaglaban niya ang kanyang karapatan na ikalat ang salita ng Diyos. Mabakaswerte ko naman sa'yo, anak. Ay, paano na? Hindi ko kaya mag-isa. Tara na. May pinapangako ko sa'yo. Hindi ko makakalimutan lahat ng mga tinuro nyo sa akin. Hindi ko makakalimutan kung sino ako. Sa lahat ng mga nangyayaring to, hindi magtatagal si Marcos. Pag natapos na lahat, babalik ako. Pangako ko, maghihintay kami. Lights off! Warden, baka pwedeng ilang minuto pa. May tinatapos lang kami. O sige, 15 minutes na lang. Niligawan ng batalyon ni Rick ang batalyon ko. Nagpakasal kami, sumamba kami sa baril. At ipinanganak ng Kuya Eric mo sa bundok. Day! Thank you.
nagpabalita ako sa'yo. Nanay mo, natak sa puso. Wala na siya. Condolence. Sabi na hintayin niya ako. Sabi na hintayin niya ako. Tama ka. Ayoko lumaki yung bata nang walang nanay. Bigay na natin siya. Pababa kami ng bundok para ipanganak ka nang sinundan kami ng isang batang aktivista. Hindi ba talaga ako pwede? Gusto ko ng ganito. Ang dami kong kaklaseng nasa watchlist na ng gobyerno. Yung iba nawawala. Carl, masyado ka pang bata. Bukas ihatid ka ni Johnny pababa ng bundok. Hindi mo kakayanin ganitong klaseng buhay, bata. Bakit po? Kamamatay lang ng pinsan ko. Tatlong araw na nakakalipas. Sinalvage sa kandoni. Sorry ho. Gusto niyo sumaya? Ito pa, Ram. Alam mo, Carl, di mo natatanong sa akin. Sumali ako sa contest. Nanalo ako. Nung patunayan ko sa'yo? Sige nga po. Nakalimutan ko yung lyrics. Ang tagal na kasi nun, hindi ko na maalala. Hindi, iba na lang. Ito na lang. Favorito ko to. Kanta ko sa nanay ko. Punta nila tayo. Militar at CAF ko, papunta na sa Litito. Gano'ng kalayo yung mga kasama natin sa atin? Mas labot sa atin.
maghiwalay tayo. Doon sa mami, pupunta natin sila. Meeting point natin si Father Augusto. Ilalayo ko sila. Berto, sino ka ulit? Carl po. Samahan niyo si Liway. Kahit anong mangyari, protektahan niyo siya. Halika na, Liway. Ang anak mo! Nagkaingin sila. Saan tayo pupunta? Sa talon. Naglandslide doon. Maraming mga puno roon. Pwede tayo magtago sa mga troso roon. Saan yun? Doon, sa tulong river. Tara tayo. Surrender! Mga punyeta kayo, surrender! Surrender! Mga punyeta kayo, surrender! On your mind! Asan kamay? Chief, sikat ka. Asan kamay? Wala akong souvenir. Corin, ana. Hello, madam.
Huwag kayo mag-alala. Hindi namin kayo sasakta mag-asawa. Hindi naman kami mga barbarians na papatay ng buntis. And besides, the great commander Liway and Toto, magandang balita yan. Propaganda. It's the same thing. Anyway, yan lang ang pinunta ko dito eh. I want to assure you na hindi namin kayo sasaktan. At dahil malakas ang kapit nyo sa Negros, first class ang flight natin papuntang Iloilo. Paano yung mga kasamahan ko? Yes, it was only because of superior tactics and strategy. You know, war is like a chess game. You get the right pieces, in the right place, and you win. Sir, wala na pong ibang survivors? Wala na. Eh, kung meron tayong mga prisoners of war, sana pwede natin silang tanungin. Pero unfortunately, namatay ang iba sa kanila sa pakikipaglaban. Pero tingnan nyo kung gaano kabait ang militar. Nung makita naming buntis si Commander Liway, sinigurado namin na hindi siya masasaktan. Iyan kasi ang kailangan natin minsan eh. Ang pag-intindi sa mga taong kagalit natin. Kailangan natin ito para maisulong ang kapayapaan. Saan mo nagpapawa po kayo? Oh, bakit ka nagsasayang ng bala? Ay, if you want to do something right, you have to do it yourself. Eh kung kami ang hinuli, halimbawa, kung ako ang nasaktan sa inkwentro, eh baka ilang saksak na ang inabot ko. Meron tayong pinirmahang convention tungkol sa prisoners of war. Sumunod kayo sa batas, umayos kayo! Madam, it's martial law. Alam, bakit? Wala. Kausapin mo naman ako. Anong problema? Naawa kasi ako sa mga anak natin. Dahil sa mga pagkakamali natin, sila'y nahihirapan. Wala naman mali sa ginawa natin eh. Yung mali lang yung sistema na bulok. Yung mga walang hiya naglagay sa atin dito. Kung nanahimik na lang kaya tayo, kung hindi na lang tayo lumaban. Hindi ko kaya magbulag-bulaga nung manahimik. Malaki ang pagkakasala na isang tao na nanahimik sa ganitong panahon. Kaya huwag mo sisina ang sarili mo na lumaban tayo na talo. Alam kong mahirap para sa'yo to, pero alam natin kung ano mas makakabuti para sa anak natin. Nay, babalik ako. Pangako. Basta masaya ka sa labas, masaya na rin ako. Huwag ka mag-alala. Ang sabi nila, malapit na magbago ang gobyerno. Narinig ko na yan. Sige na, umalis na kayo. Baka mamaya maabutan na kayo ng dilim. Sige na. Hindi ka na. Hindi ka na. Thank you.
lahat ng hawakan ni Matching ay may tinik. Salbahe ka pagong. Magbabayad. Hindi ka pa ba makatulog? Hindi pa ako makatulog. Ano bang ginagawa ng mama mo para makatulog ka? Kumakanta. Kantahan kita? Bayan ko, nahan ka. Ako ngayon nag-isa sa landas na ating tinahakbayan ko. Parang di po ako inantok. Iba po talaga si nanay. Nalulungkot ka ba? Ang luwag lang po kasi dito. Hindi lang po ako sanay. Ano pa bang ginagawa nila para makatulog ka? Lights off! Day, hindi ko rin nakalain eh. Babata pa nila eh. Alam mo, pabata ng pabata yung mga nabubuntis ngayon. Orla, showbiz yan. Hindi ka pa naman sigurado kung totoo. Ang dami yung naglalabas ang chismis ngayon eh. Kabi-kabi lang yung nagsasabi ng totoo ko, no? Nakakalito kung anong paniniwalaan mo. Hindi. Totoo to. Eh, di ba nga, pinalabas na sa TV? Kinumpirma pa nga ni. Sabi pa nga, God was with us when we did it. Nag-walkout lang ako, Milet. Nagkakagulo sa Maynila. Artista pa rin pinag-uusapan yun. Rick, kahit ilang milyon pa'y mag-walkout laban kay Marcos, wala namang mangyayari. Balita ka ang dami ng mga aktivistang nawawala. Lalayo ka pa. Dito pa nga lang sa Camp Delgado, nagkakaubusan. May balak daw ang militar na magkulita. Eh di okay. In 1945, natalo mga Nazi sa Germany. Ano nyo ba yung pinagagawa ng mga pinuno nila para walang ebidensya? Ano? Eh nagpapapatay yung nakakulong. Ha? Huh? Totoo ba yun? Ayos. Day, may naghahanap sa'yo. Day, gising.
ginagawa mo dito? Ayoko po doon. Makinig muna lahat. Meron lang akong sasabihin. Simula sa araw na to, kakahiwalay na ang mga selda ng babae, lalaki, at mga bata. Ito ang bagong patakaran ng bagong pamunuan ng bilangguan. Anong kalokohan to, Warden? Dahil hindi na akong Warden. Bakit paghihiwalayin? Hindi ko alam. Sumusunod lang ako. Alam kong... Dahil parang mo nang awa, sumunod ka na lang. Baka kung ano pang gawin nila sa'yo. Oh, mga traidor sa gobyerno, bilisan nyo! Papastabo lagi yan. Nakita ko siya ng pinanonood niya ako habang pinapaso ako ng sigarilyo at minobolesto ng mga sundalo. Wala ngayon. Ang mga lalaki sasama na sa selda ng mga kriminal. Ang mga babae may iwan dito. Hindi naman kami kriminal ah. Abay, oo. Mas masahod pa kayo sa kriminal. Dalawang bagay ang kailangan nyo tandaan. Una, bawal na ang magkumpul-kumpul at mag-usap. Bawal ang mga meeting ng tatlo o mas higit pang tao. Kung hindi nyo ito susundin, we are going to assume a legal assembly. At meron itong parusa. Pangalawa, 7 p.m. ang curfew. No exceptions. Pare-pareho naman tayong lahat. Lahat mga panukala ng gobyerno ay ginagawa rin sa labas ng kulungan ito. Sabay-sabay tayong lahat. Kaya, kung mayroong gustong umangal, we are going to assume insubordination. Hmm? Insubordination. Ngayon, kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang kay Warden, sa dating Warden, kung ano kailangan ninyo. Malinaw? May sakit ho ang anak ko. Hindi ho kami pwedeng maghiwalay. Nagkakapanik at ako si Mariko kapag nakakarinig ng pumuputo. Marie, babae. Ale, anak niyo, lalaki? Oo. Oh. Alam niyo na ang patakaran. Alam niyo na kung saan pupunta mga lalaki. Gago ka ba? Anong kwas yung patakaran niya? Ayong lahat. Kailangan magsakripisyo at magdisiplina upang magkaroon ng kaayusan. Sige na! Bilis. Tapos na. Sakit ko ang anak ko eh. Bilis. Sandali na. 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 Lang. Tara! Ano'y kasabi? Siya gumagalaw ang nagsasalita. Inarusahan siya ng bagong guard. Nakatayo siya buong araw. Kawawa naman. Tara, laro na lang tayo. Wag na lang. Wala akong gana. Busy! Ayun! Ayun!
Anak! Salito! Anak, anak! Anong nangyari? Anong nangyari? Patay na po ang batang yan. Ano ba siya patay? Paalam na anak. Po kayo. Anak! Anak! Anak, si nanay nandito! Anak! Anak! Anak, ang bangkay na ito ay isa ng contaminant. Kinakainan. Kailangan na alisin anak. Dito. Anak, si nanay nandito ha? Eh. Anak! Sige na. Anak, pakinig ka sa akin. Anak! Ayun siya! Pakinig ka kay nanay! Baka mo, nanay. Kailangan na ilabas yan. Anak! Nandito ayun na si nanay! Ayaan mo. Ayaan mo. Level 1 din. Ngayon pa talaga umulan. Hindi ka na makakapagsampan niyan. Kaya nga eh. Guys, na muna ako sa loob. Warden, kung may isang bagay man akong hinahangaan sa'yo, ito ay ang prinsipyo mo at pagsunod mo sa batas. Palaging patas ang iyong desisyon at malinaw sa akin na ang ikakabuti naming lahat ang iniisip mo. Lalo na ng mga bata. Siguro dahil tatay ka rin. Pero minsan, ang batas ay walang hustisya. Minsan ang sistema ay mapang-api. Ang gusto ko lang naman ay hindi mawala ng pag-asa ang anak ko, kagaya na nangyari sa asawa ko. Pero hindi ko to kayang gawing mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo. Mahal, nakakatawa ang buhay minsan. Parang nasa bundok na naman tayo patagong nagsusulatan. Kamusta ang araw mo? At hinalikan ng prinsipe ang prinsesa at nabuhay sila ng masaya at payapa. Mahal,
Ang sabi-sabi dito, nagkukumpulan daw mga tao sa EDSA. Mukhang may utos mula sa pinakamalapit kay Presidente na bombahin sila. Nay, napansin ko ang ilong ng bagong warden. Malaki ang butos dito. Ay, sumama ka sa akin. Listen ninyo, ah. Magbabantay lang ako. Nangyari. Hindi. Gabi na. Hindi namin alam kung anong gagawin sa amin. Tago niyo naman yung mga anak namin. Nako, huwag dito. Magdamay pa kami sa mga kalokohan yung mga rebelde. Hindi sila nakarehistro. Sige na. Tapos, kung may mangyari sa inyo, sino mag-aalaga sa mga yan? Sige, ako na, ako na. Ako na mag-aalaga sa mga bata. Salamat, ha. Kung may mangyari sa amin, pwede mo sila ibigay sa kapatid ko sa nila. Kung maglalarik, bahala sa mga bata. Asan na yung mga rebelde? Pumila na kayo dito! Pero Labunda, Commander Toto! Lalo ka namin, ha. Commander Toto!
Mang Roger, huwag matuturuan ng kalokohan mga anak ko. Commander Toto! Pupunta. Commander Liway! Natatandaan mo yung sinabi ng nanay ng diwatang si Liway nung nagpaalam siya. Anak, hindi naman magtatagal ang kadiliman. Palang araw mawawala din ang halimaw sa ating lugar. Commander Liway! Lights off. Kompleto na. Saan ang gate? Gising na! Hoy! Dakip! Saan pupunta? Hoy!
Anong nangyari? Anong nangyari? Tapos na. Oh, yung mga kriminal dyan, bumalik muna sa selda. Yung mga tinawag na rebelde kagabi at yung mga pumirma na ng amnesty contract, laya na kayo. Kunin nyo na ang mga gamit nyo at alis na yung bus nyo ngayong gabi. Si Apo. Wala na. Umalis na papuntang Hawaii. Halika na. Saan tayo? Si Kuya Jesse tsaka si Mario nasa Maynila. Pwede tayo dun? Wala tayong pera. Sus. Teka lang. Ito oh. Naalala ko lang, meron pala akong 50 pesos dito. Benta ko sa cards sa kamatis. Meron akong butas na kaldero at 3 pares ng kutsara at tinidor. Pwede na yan. Pwede na yun. Pwede na. Kaya natin yan. Sa wakas, Day. Salamat po sa lahat. Tsaka, sorry tungkol kay Fied. Alam niya naman siguro, kahit nasaan man siya ngayon, na naging proud ako sa kanya. At sigurado ganun din ang mama mo sa iyo. Bata. Apo niyo? Oo. Anak ni Phil. Hello. Ako si Day. Ano pangalan mo? Ako po si Liway. Ako si Dakip. Gusto mo makipaglaro ng habulan? Sige, ikaw yung taya. Taya!